Hello mga kids, isishare ko sa inyo lahat ng nakain ko sa Thailand. Day 1, let's go! Naimbitahan ako pumunta sa Thailand para matuto pa patungkol sa kanilang kultura at pagkain. Nagsimula ang aking food trip sa lounge dito sa Naia Terminal 1 sa Pag's Lounge. Na-excite ako kasi finally matitikman ko na rin yung chicken arroz caldo na sobrang sikat na sikat. At bukod doon, marami pa silang iba't ibang klaseng pagkain. At good news, kung meron kayong lounge access, unlimited po talaga lahat yan. Appetizers, mains, at hanggang dessert. Pati drinks meron din mga kids. Yung arroz caldo nila, grabe. Sobrang comforting at ang sarap nga talaga. Tapos maganda dito, mako-customize nyo yung condiments as usual. Yung siomay nila, okay din naman. Malaman din. Tapos ito lang, yung siopaw, medyo maliit lang talaga yung laman. Ang laki ng balot, kaya natawa na lang ako. Yung chicken adobo rice, medyo sakto lang naman. Medyo dry na yung chicken, pero pwede na rin mga kids. Tapos ang maganda dito, makita nyo yung view ng runway, yung flight ninyo, syempre, para hindi kayo late, at yun na. Sumakay na tayo sa eroplano at ito na yung service nila mga ka-eats. Meron silang carrot salad. Kala ko una kani. Masarap naman yung lasa pero na-disappoint lang ako kasi kala ko kani siya. Ito naman yung beef rendang pero medyo on the sweet side siya. Sakto lang naman yung lasa. Malambot din yung beef. Tapos itong bread, medyo dense pero okay na rin. Masarap naman siya. Tapos masarap yung dessert kasi dried mangoes mga ka-eats. After ilang hours lang, ayun na, nandito na rin kami sa Bangkok. Ang saya kasi first time ulit after almost 10 years. Diyan kami sa Pullman Hotel nagstay, tapos next time na yung room tour. Monochrome, nagkape ako kagad kasi gutom na ako pero ito na nakita ko. Tapos itong ganda ng cafe kasi monochrome nga siya, parang black and white. May photography theme. Tapos butin lang meron silang cakes and pastries din na ino-offer mga kids. So yan, tingin-tingin muna tayo. Tapos yan, tapos ito na yung in-order ko na cheesecake. 90 baht, 1 for 1 pesos kapag kinonvert ninyo. Sobrang creamy at cheesy. Tapos ang maganda dito, on the side yung toppings. Monochrome cascara yung in-order ko yung drinks. Medyo fruity, tapos walang bitterness, pero matapang yung kape. Ang sarap, panalong panalo. Konting lakad lang around the neighborhood. Buti na lang, nakita ko to. Soy Pradit 20 sa may silom lang banda. Merong night market doon na hapon pa lang bukas na yung mga kainan. Panalo kasi 60 baht. Medyo nagtaas na daw to, pero 60 baht afford na afford pa rin mga kids yung kanilang shrimp pad thai. Ang galing ni ate magluto at yan, 94 pesos lang yan kapag kinonvert ninyo. Tapos mako-customize ninyo yung tamis at anghang. Panalo. Ang sarap. Legit na legit yung pad thai. Panalo, grabe. Nandun yung asim, yung konting anghang na inad ko. Tapos syempre savory siya. Tapos panalo dito kasi apat na hipon yung laman ha. Tapos hindi rin siya maliit. Panalong-panalo yan mga kids. Abangan ninyo yung iba ko pang kakainin dito sa Thailand. Until next time, bye-bye!